I am pleased to announce the arrest of the couple who are subjects of our continuing investigation into their alleged links with the terrorist Maute group. Spouses Nasir and Raisalam Lumundot, both from Lanao del Sur, were arrested by the Manila Police District and military intelligence agents along CM Recto in Divisoria, Manila, over the weekend while in possession of a grenade and a handgun. Abdul Nasir Lumundot is a sub-leader of the Maute group who took part in the attack of a CAFGO detachment in Mantapuli, Marantau, Lanao del Sur at the height of the Marawi siege last year. He underwent training at a local Daesh camp in Butig, Lanao del Sur. When accosted by arresting officers, Abdul Nasir attempted to detonate grenade from his bag but was quickly subdued. Her wife, Praise Salam, created a commotion to prevent the arrest and was found in possession of a handgun in her purse. The Lumundot couple were presented before the prosecutor for inquest proceedings yesterday for violation of law. Foreign national yung na-aresto dito, and now ngayon naman po yung Maute sub-leader. Anong status ng kapulisan? I mean, di ba meron ng martial law sa Mindanao and yet nakakapunta pa rin dito sila? May dapat ba tayong ikabahala yung mga civilian? Well, the main reason bakit sila pupunta dito is yung nga, dahil sa martial law sa Mindanao, nagsibatan sila doon. Eh, hindi mo naman talaga totally mag-cordon off yung island of Mindanao para hindi sila makalabas. Ang laki ng coastline ng Mindanao. At saka, yung ruta papunta dito, maraming ruta na pwede nilang dadaanan. So, it's good. It's bad na nakalabas sila sa Mindanao, but it's good na nahuli sila dito sa Metro Manila. Yun lang. Plus minus lang tayo. Plus minus. Mm-hmm. Plus minus. Posible pa kaya, sir, na makapag-stage ng another attack itong mga terorista? Like may mga foreign national, meron ding mga galing Mindanao. Posible pa kaya makapag-attack sila dito sa mas matataong lugar dito sa Metro Manila? Yeah, the Merpac na ongoing yung recruitment nila, well, may plano sila talaga na re-risk back. But I tell you, it will take time for them to regroup, to resupply, to retool themselves, to retrain themselves, dahil maraming nalaga sa kanila, di ba? At saka equipment nila, nabawas. But as far as yung desire, nasa utak na yan nila eh. Nasa utak na yan nila. Indoctrination nila. Nasa utak na yan. But as to the timetable, malayo pa. Malayo pa dahil kailangan talaga ng time. Siguro, not at the scale of Marawi siege, but pwede yung mga lone wolf attack, which is very, very difficult to contain. Kaya doble yung effort ng ating mga intelligence operatives from both the military and the police and the local government agency, the civilian government agencies. Sir, yung message nyo lang po sa mga civilian saka sa publiko na baka nag-create ito ng alarm doon sa kanila na may mga naa-arestong ganito mga terorista dito. Well, dapat hindi sila ma-alarm. Dapat thankful tayo na nahuli sila. Thankful tayo na nahuli sila. But still, we don't have to let our guards down. Kailangan vigilant tayo. Alam ba ninyo na kaya nahuli ito sila dahil may mga civilian na vigilant, na alerto, na tumulong sa ating kapulisan at kasundaluhan para matukoy yung kanyang kinaroroonan. Hindi lang natin pwede sabihin dahil kawawa naman yung mga kapwa nila, mga Maranao na nag-inform sa atin, nagbigay ng informasyon, baka risbakan naman sila. So, kanya-kanyang tulungan lang yan. Kanya-kanyang tulungan. If you love this country, you should cooperate with the government. Okay. Sir, last na po on my part. Regarding dun sa na-aresto, yun po yung Dongon sisters na-aresto na, yung Dongon brothers namatay yung isa, na-aresto yung isa. So, tapos na po ba yung terrorism, yung connection ng terrorism dun sa part nila sa mga Dongon? O may mga inimbestigahan pa tayo na in connection pa din sa kanila? Hindi pa, malaki ng pamilya yan eh. Puro convert, kuhan yan sila. Mga balik Islam yan sila. Hindi man nahuli lahat, di ba? Yung ibang sisters, saan si Liceo? Yung ibang sisters nila na hindi pa nahuli.
Ganong kalaki to, sir, yung ano buong nila? Pamilya yan sila. Buong pamilya, and they are very actively engaged in the radicalization. Very much engaged sila sa radicalization, lalo-lalo na sa recruitment ng mga kapwa nila Kristiyano na gusto na i-convert at i-radicalize. Very active sila. Hinahanap pa, sir, yung iba pa nilang mga yes. membro. Thank you. Maraming salamat.